Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa my YouTube channel. So ngayon po, magde-demo tayo kung paano ba magtanim ng kamuting kahoy. So ang kamuting kahoy, isang napakahalagang tanim ng mga Pilipino. So, ginagawa itong pang-breakfast, pang-merienda, o sinasahog sa nilagang baboy, at iba pa. So napakasustansya nito. Kung pipiliin po ako, kung pagpapapiliin, gusto ko yung kamuting kahoy kaysa tinapay. Kasi mas masustansya po ito. With premium poppy, so napakasarap. Talagang mapapakain ka, mas mabigat siya yan. Mas matagal kang magutom. Yun po. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng kamuting kahoy. So simple lang po. So alam ko, alam na nyo po ito. So gusto ko lang ipakita, lalo sa mga kabataan na masyadong nalulong sa laro, sa cellphone, sa computer, na bago kayong maglaro, itry nyo muna magtanim kasi exercise po ito. Kasi kung ako po kasi may sakit, mahirapan huminga, may bukol ako sa loob. So ginagawa ko itong exercise. So pag pinagpapawisan ako, nakakahinga ako ng maayos. Okay po, so ganito ang gagawin natin. So may kamuting kahoy tayo dito. Ginawa ng laman nito. Ginawa ko ng breakfast kanina, kahapon pa. Merienda ngayon, breakfast, napakasarap. So lalong-lalo na yung mga diabetic, iwasan po natin masyadong maraming rice. Okay po, iwasan po natin yon. So ngayon, paano ba? Puputulin natin ganito lang kahaba. Tamang-tama. Yan. Yan. Huwag natin yan isama, matanda na yan. Yun ang unang tinanim dati. Yan. Then, ito pa. Mas. Yun. Tuloy natin ito kahaba. Yan. So, maraming kasabihan. Lalo yung mga matatanda. Pag pinuputol daw ito, huwag daw ipapatong dito sa kahoy. Kailangan mo daw putulin ng ganito. Tinanong ko po yung rason. Hindi ko po masyadong naintindihan. Baka daw matikas yung bunga. Ay yung laman nito kasi ipinatong sa matigas. Hindi po ko naniwala doon kasi marami na akong bilis nagtanim. Hindi naman po nangyari yun. Okay? So, dito na po tayo sa pagtatanim. Kung makikita po ninyo, continue po yung paglinis natin nito kasi may mga itatanim tayo dyan. Ito po yung bahay namin. Pakita natin. So, magandang tingnan yung bahay na malinis ang maraming tanim. Okay po. Huwag po natin yung nakalimutan. Maganda yun. Kasi, pag may mga emergency, wala kang pera, pwede ka lang kumuha, pwede ka lang kumuha. So, medyo makakatipid ka. So, yung mama ko, yung laman nito, pinapapalit ng mga kompleto sundado sa kusina. Kaya, medyo nakakatipid tayo. Okay? So, kung malimbawa, wala kang ginagawa sa bahay, may ganito kayong space sa likod ng bahay nyo, linisan nyo, magtanim po tayo. Okay po? Kung lang tayo umasa na, ay may darating na biyaya, hindi. Kailangan po natin magtiyaga. So, paano ba? So, mag-ukay tayo. Ito ang ginagawa sa kaol. Ganyan. So, sabi daw dito, huwag daw mababaliktad. So, ganito. So, yung ibabaw, patong natin dito. So, pwede po siya dalawa, pwede din siyang isa, depende po sa inyo. Kung pag dalawa, medyo laki-lakihan natin yung butas. Okay po? So, yan. Kung mapapansin po ninyo, tingnan natin dito, may katabi po siyang mga pineapple. Okay? Pineapple po yan. Itatabi natin siya. Huwag lang tayo basta-basta magtatanim. Kailangan yung tanim natin may konting design. Kasi pag maganda yung pag tumutubo na, parang maganda yung tingnan, parang yung garden, may landscaping. Hindi lang kalat-kalat. Okay po, so continue natin. Yan. Tapos, ito po ang tama, huwag daw mababaliktad kasi hindi daw mamumunga, ay hindi maglalaman. So hindi po ito namumunga, naglalaman po ito. So, masarap po ito. Sa susunod, magtatanim din tayo ng kamote. Yun po yung magandang itanim, mga pang-emergency. Kung umusan tayo ng bigas, alam naman po natin sa buhay probinsya, minsan wala tayong makuha ang bigas na kakainin, isasain,
mas maganda po ito. Kasi yung kamuting kahoy, almost 1 year din po ito bago bunutin para makuha yung laman. 6 to 8 months, pwede nang kunin yung dahon para gawing gulay. Okay po? Tandaan po natin yan. At ito, huwag natin siyang masyadong pagtatakip nito, wag lang. Yung pagtatapon, huwag natin masyadong didiinan para makahinga ng maayos, mamunga ng maayos. So itatabi ko po ito sa pineapple. So titingnan po natin, yan. Mukhang bakod. Ayun, pakita natin. Ayun po. Ayun po, marami po yan. Nandun pa po sa kapila. So almost may, ito po, almost may 300 tayong pineapple na tinanim. So after 1 year, magbubunga na po yan, pwede na niya ka-bless. So ganoon lang po ang buhay natin. So kailangan natin magtiyaga. So yan po. Yan. So kung makapansin nyo, may katabi din po dito, may tinanong po ako kahapon na malunggay tree. So alam mo naman natin yung malunggay, napaka-sustansya. So itong malunggay, yung dahon ginagawa ko, ini-extra ko po. Kupa ako ng dahon, laki ko ng konting tubig, pipigayin ko, iniinom ko po yung pag-umaga bago kumain. Okay po? So yan po, ang pagtatanim ng kamuting kahoy. So kung nagustuhan nyo po ang ating video, huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe po. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo at nag-enjoy po kayo.